Hello, mga Ragnarok fans! In today's video, gagawa ko or may lalabas naman na exclusive video. Dito nyo lang siya makikita sa aking channel. Ito yung exclusive PvP highlights ng aking best friend, si Bugok Wawa, na minsan medyo nagiging tukhang wawa, no? So, first things first, unahan ko muna guys yung mga kaibigan ni, Tukhang Wawa, no? So, medyo wag nyo muna i-share tong video na to sa kanya. And bago nyo ito i-share sa kanya, I think tatanungin nyo muna siya kung nakahit-hit siya, di ba? Baka kasi may nighted siyang pulboron recently. At ba maging Tukhang Wawa na naman, di ba? Yung ating idol. Which is, eto na nga siya guys, so... Well, actually, nagkakampi kami sa laban na to. And obviously, dahil nagkakampi kami, hindi talo kami dyan, durug. Nabigyan ako ng isang team member na ako kasi nasa peerless na ako eh. Doon ako nagpag-PVP. Eh, haluan ba naman ako ng isang player? Kung saan, yung kanya kapasidad, eh, pang ano lang, kunyari, pang platinum lang ata to eh. O kaya pang gold, mamaya masalaman natin yung galawa ng aking idol. So last time na nagpi-PVP ako, biglang may nag-message sa nearby, no, and minura niya kaagad ako. Which is yung mga ganito, para sa normal na yan, di ba? May mga player na nakakilala sa aking karakter. Nagta-trash talk din sila, pero usually magta-trash talk na sila kapag panalo na sila. Ako din, ginagawa ko din naman yun, nagta-trash talk. Yung iba naman, nagpapa-shoutout. So eto, hindi ko to pinansin. Kasi hindi ko siya ma-recognize during that time. Ito yung panghuling laban ko ng dimensional drill. Ni-record ko lang lagi yung dimensional drill ko. And then usually, in-edit ko siya kinabukasan for PvP highlight videos. And habang in-edit ko siya today, biglang nag-appear ulit sa akin to. And parang naalala ko siya. And yun na nga, no, siya pala si Tukhang Wawa. And bakit hindi ko siya na-recognize? Kasi kung titignan nyo, di ba? Mahit mechanic na to, di ba? Isang bugok na scene X to dati. So ngayon, mechanic na si Bugok. And bakit hindi ko rin siya na-recognize? Eh di ba nga si, si Tukhang Wawa, di ba nga, Vice Guild Master ba siya or Master ba siya? During that time na nang-aaway siya. And proud na proud pa siya sa kanyang guild during that time na kesyo, kahit naman ano, mga F2P. Porky ba't F2P, hindi na competitive. Kahit naman F2B ka, pwede ka maging ano eh, magkaroon ng competitive mindset eh. Di ba? Yung sinasabi niya dati. Ngayon, hindi na siya guildmaster. Isa na lang siyang aso, taga-tahol. Di ba? O, makita nyo, yan o. Isa na lang siyang member, Brad, ng Wild Dogs. So, dati, officer siya na nanghuhut-hut ng weekly diamonds. Ngayon, isa na lang siyang dihamak na aso, taga-tahol. Di ba? Isang dagilang member ng Wild Dogs. And of course, di ba, bilang isang Tukhang Wawa, tingnan mo talaga yung tabas ng dila nito, no? Siguro sa personal, mahirap maging kaibigan to, no? Ito yung mga kaibigan siguro na sakit sa ulo, di ba? Yung mahirap kang i-reason out. And kapag mag-reason out ka sa kanya, ilalabas niya yung kanyang pagiging squatting, okay? Ngayon, ito yung current na personal rank ko, guys, when it comes to dimensional drill. Actually, bago yung laban na yon, peerless 11 na to. And on recent weeks, nagsusolo kwe lang kasi ako kasi gusto ko lang tapusin, di ba, yung aking mga quest, dailies, tsaka weeklies, tsaka seasonal. And kahit nagsusolo kwe ako, kaya kong itaguyod yung aking ranking sa dimensional drill kasi malakas yung impact or malaki yung impact ng aking karakter. Yung panoorin sa aking mga dimensional drill videos na parang ako lagi yung nagbubuhat eh. Ganon kalakas yung aking karakter. Most of the time, yung character ko lagi yung winning condition. O, di ba? Ngayon, ang speculation ko, bakit ako nasama sa kanyang team, I think may mga kasama siya doon, siguro nakaabot ng peerless. And then, siya bilang isang aso-aso, siguro nakasabit siya doon sa mga ka-member niya na peerless, na-attack siya, di ba? Sa aking liga, di ba? Sa liga ng mamalalakas. Or maaring walang peerless sa kanila, and ako bilang isang peerless, nasama ko sa kanila. And because of that, yung matchmaking kasi ng dimensional drill, kung sino yung may pinakamatas lagi na ranggo, yan yung magiging basehan niya kung ano yung magiging kalaban nyo, okay? Or kung anong rank yung magiging kalaban nyo din.
And on this match, yun na nga no, natalo kami kasi pang peerless talaga yung mga kalaban dito. And on the other side, meron talaga silang malakas na Wizard. Pero I think yung ibang kakampi ng Wizard na yon sa kanila, I think tolerable pa. Kasi nga, expected na yan kapag nasa peerless ka na medyo madami na dyan malalakas. Pero on this video, si Bugukuwawa, yung kaya pinagmamalaking ano, F2P full DPS build. Actually, hindi siya yung F2P spender yan. Nagpapanggap lang na F2P. Eh, hindi siya makasabay. Para siyang kuto na hinapakabakan on this video. And yun yung ano, titignan natin yung kaya highlights. Diba? The Bugukuwawa PvP highlights. So, makikita ngayon natin guys yung kanyang pinagmamalaki na full DPS build. So, eto guys yung start ng game and makikita nyo kaagad, di ba? Saan siya dyan, no? Nawawala kaagad si Bugukuwawa eh. Makikita mo, ang dalawang promonda kaagad, ang dalawang confident na mag-front dito sa team nila is yung dalawang rune knight kaagad. And nawawala si, ano, si Bugukuwawa nasa likod. Makikita nyo rin yan mamaya, nasa gilid lang siya lagi. Kasi nakita niya ako, ayaw niyang ma-expose yung kanyang pagiging papel. Yun yung sinasabi ko dati pa. Na kayong mga bugok na mga F2P na nagpapaka full DPS, there's no way na magagamit nyo yan, ano, na competitive 5v5 or yung mga guild league. Kasi gagawin kayong papel, di ba, na mga normal spender. Huwag mo nang isali yung mga heavy spender, kahit normal spender lang. Gagawin nila kayong papel to the point na wala na kayong magagawa. And yun nga yung mangyayari kay Wawa on this video. Di ba, titignan natin yung kanyang papel highlights. So, makikita nyo agad, di ba? O, apat lang kami. Andyan na yung limang kalaban siya. Missing in action kasi nandun siya sa likod. Nagpapahuli pa. Okay? So, makikita nyo rito. Malas talaga bumawas yung isa nila. I think yung Wizard ata. Kaya pag bumanat yun, talagang gumuguhit yun. So, si Wawa. Ayan yung buhay niya. So, hanapin natin si, ano, Bugukuwawa. So, actually, nandito ngayon si Bugukuwawa. So, nakapasok pala yun sa battlefield. And, nagip lang siya ng, ano, ilang damage. Ayan, o. Oh, nakalahati agad yung buhay niya. Visit na yan. So, ayan, o. Oh, nakita nyo yun. Nandito lang siya sa likod. Ito, putik na yan. Nagtatago sa likod. So, kalahati na yung buhay ni Kumag. And ayun na siya, oh. So, binabanatan siya ngayon. Ayun, ayun siya, oh. Oh, di ba? Oh, tingnan niyo yung si Wawa na mangyayari sa yan. So, ayun siya, Brad. Oh. Binagsakan. Binagsakan ng isang meteor ng mage. Dumapa agad si Bugok. Kahit hindi yung mage, mamaya makikita niyo yung mga arcane ng kalaban. Kapag binanatan si Wawa, di ba, talagang gumuguhit yung buhay niya. Okay, so continue natin. So, hanapin natin si, ano, Wawa. Okay, I think ayun siya. So, tingnan natin yung highlights ni Wawa, guys. Nandito siya ngayon, oh, nandun siya sa may, ano, taas. So, okay, anong gagawin mo, Wawa? So, binanatan siya ng Rune Knight. Tingnan nyo, isang kalabit pa lang ng Rune Knight. Diba? Puno yung buhay niya kanina. Kinalabit pa lang siya ng isang Rune Knight doon. Eh, nangalahati agad yung buhay niya. Diba? O, ayan o. O, dapa na naman si Kumag. Yan yung tinatawag na full DPS papel build. Ibig sabihin, bugok build. So, continue ulit natin to. Eh, tignan natin. Magre-res ulit yan mamaya. And makikita mo dito guys, maski yung kanilang sariling ano, pare, ayaw niyang ireso si ano, Wawa. Diba? Maski ako hindi ko ireso yan eh. Kasi ako, pag magre-reso ako ng ano, kakampi, ino-observe ko muna sila. Tinitingnan ko kung sino yung madaling ano, gumapang yung buhay. And kung sino yung may pinamabilis gumapang yung buhay, yun yung lagi kong least priority na ireso. Kunyari, eto, bibigyan ako ng option no, itong Ron TZ na to versus Wawa. Kunyari, si Wawa namatay na and then si Ron TZ gumagapang yung buhay. Ako hindi ko muna irereso yan si Wawa. Kasi kung ireso ko man yan, diba, mamamatay din naman siya agad. And magkukuldown yung reso ko. Kapag namatay yung RK, hindi ko na yun marereso. And doon nagkakaroon ng snowball or naubos yung party nyo.
Kaya makikita nyo rito, ako hindi ko yan ire-reso si Wawa maski yung kakampi nila na pare, di ba? Sa sobrang papel nung ano kay Wawa, hindi yan ire-reso. So buhay na ulit si Wawa, tingnan natin. Siya siya kayo umaaligid. Di ba? Makikita nyo guys, oh, wala siya sa gitna, nandyan lang siya sa ano, gilid-gilid. Eh, oh, eto, nandito siya ngayon sa may pinakababa. Ayan, nakita nyo yan. I think siya ata yan ngayon. Meanwhile, ako and yung iba niyang kakampi, lagi kaming nasa gitna, okay? So, si Wawa, makikita nyo guys, kakareso lang niya, patay na naman. Walang yarang visit ka. Ito yung mga panira ng party sa dimensional drill eh. So Wawa, okay, nagreso na naman. So hanapin ulit natin si Wawa. So makikita nyo ngayon dito guys, no? Oh, makikita nyo, hindi nyo makikilap si Wawa. Nasa gilid-gilid lang ulit yon, nagtatago. So ayun, nakakuha ng transformation. So ngayon safe pa siya kasi medyo makunat-kunat siya ngayon. Okay, so si Wawa at this point, eh, wala na yung kanyang transformation. And, oh, tapang niya, no? Nandun siya ngayon sa may yung gitna. Eh, tingnan natin. So, guys, di nyo nakikita yung ginagawa ng Rune Knight nung kabilang team. Pinag-tri-tripan niya ngayon si Wawa, di ba? Every time na nakikita niya si Wawa, hinahabol niya. So, makikita nyo, kanina puno lang yung buhay niya. Ngayon, gumagapang na naman. Oh, ayan, oh. Tingnan naman. Widget ka nga, yuk ka. Parang tatlong normal attack ka lang ng Rune Knight. Walang hiya ka, kakabuhay mo lang. Walang hiya ka, daba ka na naman. So at this point, ayan, so mag-aantay na naman tayo ng resurrection ni Wawa. So halik na naman siya sa lupa neto. Makikita nyo yung ano, kakampi nilang pare, ayaw siyang i-resu. Okay, so buhay na ulit si Wawa. Napin natin si Wawa. Okay, o oh, ayun o, oh, oh, lumilikod-likod, pagilid-gilid kasi ayaw niyang mahalata na magiging feeder siya sa laban na to. Di niya alam, naka-record pala yung match namin. So, ayun siya, oh, gilid-gilid. Oh, nagbabakbakan kami rito siya, nasa gilid. Ang ginagawa niya sa gilid. So, wala sa, ano ngayon, out of sight ko ngayon si Wawa. Di ko alam, nang ginagawa nung mokong na yon. Pero, oh, ayun siya. So, nandun siya. Okay, nakatayo. Patakbo-takbo si Kumag. Oh, anong gagawin mo Wawa? Ano si Wawa? Oh. Okay, so umatay ngayon guys si Wawa. Nandito ngayon siya sa aking tabi. Tingnan natin kung epekto yung kanyang F2P full DPS build. So, ayun siya, binatbalatan niya. Para wala nga siyang bawas eh. Di ba? Ginagawa niya. Buhay pa rin yung Rune Knight dun eh. So, andito ulit si Wawa. Okay, nung gagawin na ito. So, nagda-drive para medyo matulin yung takbo niya. At this point, uy, hindi ko napansin yun. Patay ka na naman. Wish it ka. So, paano namatay yun? Di ba puno lang buhay nun kanina? Hindi, kasi dito, ayan, no. Makikita nyo, punong-puno yung buhay niya. Eh. May shield pa siya. And then, mukhang may babagsak na meteor. Ayan, nakikita siya ba yung meteor sa taas? Mukhang may pabagsak na yun na meteor. Bang! So, bumagsak. Actually, nakatakbo siya doon. Busy kung saan siya namatay. Okay, so dito, wala siya. So, actually, nandun siya. Binabanatan uli siya nung Rune Knight. Walang hiya ka, pinagtripan ka nung Rune Knight. Ayan, o. Oh, di ba? Patay na naman siya. So, ngayon, ang nagiging dating, nakita nung Rune Knight, uy, may isang bukok dito, no? Parang 3 to 4 hits ko lang. Ang naging dating ngayon ay sinusundan na siya nung Rune Knight.
ginawa siyang pagkain, kill on sight. So ngayon, patay na naman si Bugukwawa. Okay, so buhay na naman yung ating idol. So punong-puno ulit yung buhay. Visit na build yan, wala siyang shield. Full DPS Bugok build nga itong build na itong bokong na to. So tingnan natin ano ulit gagawin ni ano idol. So ayan o, di ba? Palikod-likod. Para kunyari medyo hindi halata na papel. Likod-likod muna. Oo, so bawas na naman nung ginagawa mo dun. Mukhang nadaplisan na naman yun ng ano, katiting na AOE nadaplisan. So at this point, andun si Wawa, sa taas, patakbo-takbo. Tingnan na anong gagawin na ito. Takbo-takbo lang. Walang hiya ka, nag-fear lang yung ano, Dark Lord. Gumuhit na naman yung buhay mo. Wawa, anong gagawin mo? Diba? Takbo-takbo lang siya sa Gedli. Gumuguhit na naman yung kanyang buhay. So kanina, halos puno lang ngayon. Bawas na naman siya. So sa tingin ko, inabol na naman siya ng Rune Knight. So, napuno and then parang bigit ka. Dumapa ka na naman. Walang yung kakabuhay niya lang. Dapa na naman si Bugok Wawa. And makikita nyo, ano na naman yung Rune Knight? I think pinagtripan na naman siya. Di ba? Yung mga Rune Knight nung galaban, every time na nakikita nila si Wawa. Di ba? Inahabol nila. Eh bakit hindi mo habol? O kanya na 3 to 4 hits mo lang yung ano eh, player eh. Di ba? That's easy points. So mag-aande ka na naman. Di ba? O ayaw siyang i-reso guys, lang kanyang kakamping pare. No? Biruin mo yun. Di ba? Kung ako si Bugukwawa nun, medyo mahiya na ako nun. Mismong pare nakakampi ko, ayaw akong i-reso. Medyo insulto na yun eh. Di ba? Dapat nakakaramdam ka na nun eh. Okay, so buhay na naman si Bugukwawa. And asyan siya ngayon? So missing in action na naman. Okay, andun pala. So nagjet ride. So takbo-takbo. Takbo-takbo, Wawa. Takbo ka muna. So gilid-gilid ka muna. Kasi kapag medyo lumabit-labit ka, kapag nakita ka nung Rune Knight, yari ka na naman. Diba? Wawa. Diba? Halos hindi umampas eh. Mahina ampas niya. Umampas ng isang beses sa may takbo. Bishit ka. And hindi ka pa man din hinahampas nung kalaban mo. Ayan o, bawas na naman yung buhay mo. Hindi takbo. Lumaba na naman. So most definitely, hinabol na naman yun ng Rune Knight. Diba? Lang yang gubal ka. Every time na nagre-resurrect ka, patay ka kaagad. So ngayon, eto na guys yung result. Nakakubra ng death si Bugukwawa. 7 deaths. Every time na nabubuhay siya, dumada pa kaagad. Diba? Meanwhile ako, diba? 1 deaths only. Diba? Kasi pang fearless tong karakter ko eh. Di ako pwedeng ihalo sa mga pang platinum or mga pang gold na mga kakampi. Eh ang kalaban mo mga pang peerless, talagang malulugi ako nun. Therefore, ang pinaka-advice ko ngayon kay Bugukwawa, huwag ka nang medyo sumabit-sabit dyan, huwag ka nang magpumilit. Bumuka ng team mo yung mga ano lang, yung mga makikipag-compete lang sa kahit sabihin mo ng platinum o kaya mga gold, ganun. Pang ganung level ka lang eh, hindi pwede yung character build mo sa mga peerless league. And yun na nga yung napala mo, wish it ka, 3 to 4 hits lang, dapa ka na. Yun yung literal na papel. Ida yung Rune Knight na kasama mo na laging humarap, 6 deaths, ikaw na lagi ang nasa gilid. Mas mataas pa yung deaths mo kaysa sa kanya, wish it ka. I think etong party na to, saling pusa lang dyan si Bugukwawa. Diba, siguro nagchat sa guild, makagild sila eh, diba, parang wild dogs. Siguro nagchat sa guild chat, kailangan namin na aso, taga-tahol, di ba? Or I should say, taga-buff. And it just so happened na free si Bugukwawa, so kinuha nila. Pero ang ending, kapag ganyan nga, no, may pinipilit kayong member, idadrag niya yung party mo eh. Di ba? Kitang-kita naman na sobrang papel ni Bugukwawa. Hindi siya pang peerless level yung anyang character.
ang ano lang siya, platinum tsaka gold, I think doon siya mas nababagay. Doon siya pwedeng maipagkalmutan and dapat makakontento na lang siya doon. Di na dapat siya nag-aambisyon sa Peerless League kasi wala naman siyang ambag eh. Nakikita nyo yun? Pagkabuhay na pagkabuhay, patay agad. And dahil lagi siyang namamatay, pinagtripan siya ng mga RK ng kalaban. Every time na nakita nila si Bugukwaway, nahabol nila. Di nila tinatantanan. Maski yung kakampi nilang pare, ayaw na siyang iresu. And bukod dyan, wala na rin yung pinagmamalaki niya, di ba? Na competitive mindset guild na itinatag nila, di ba? Guild leader ba siya nun o vice guild leader? So technically, lahat ng sinabi ko dati, na if you're an F2P low spender, eventually kailangan mong kailangan mong ihalo yung sarili mo sa guild na mayroong mga spender or heavy spender or mas maganda kung may whale. Otherwise, kung hindi nyo gagawin yon, eventually, magdi-dissolve din yung guild mo, which is yan nga yung nangyari sa pinagmamalaking guild dati ni Bugukwawa. So, ngayon, na aso-aso na lang siya, di ba? So, member na lang siya. Eh, anong nangyari sa mga ka-guild niya dati na pinagmamalaking niya eh? Lahat naman kami may competitive mindset eh. Wala na. So, napag-iwanan na yung iba doon. Yung iba doon siguro, or marami doon, most likely nag-quit na. Kasi kung yung ginagaya mo ba naman papel ng karakter, most definitely magiging papel din yung karakter mo. Sino mag-enjoy sa ganung PvP? Di ka pa nakakahampas, patay ka na, wish it ka. And yun guys, 5v5 pa lang yun. Paano kung guilding na or woe na nagtaklash yung madaming player? Ano yun, nasa siya lagi? Nasa gilid-gilid? Nasa likod? So ngayon, yung PvP highlights na niyan ni Bugukwawa, di ba? It proves the point na kayong mga bugok na mga F2P full DPS, sama mo na yung mga low spender. Wala naman talaga kayong tira, di ba? Wala naman yung mga ambag pagdating sa competitive PvP. Yung klaseng build yun, wala siyang ka-shield shield. Wala man lang siyang PvP ward, walang klaseng build yun. Kaya Bugukwawa, next time, di ba? Huwag kang mag-claim ng mga bagay-bagay na hindi mo kayang panindigan. Para hindi mo kainin yung sarili mong tae, okay? Yung sarili mong tae na tinuturo mo sa mga bugukbong follower. Ang ending, pare-parehas ko yung mga bugok. That's it for today's video. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.